Kumusta mga idol? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng paso na para sa cascade bonsai. Ano ang pagkakaiba ng paso para sa cascade bonsai at sa pangkaraniwang paso? Ngayon, papakita ko sa inyo, ito yung pangkaraniwang paso. Yan, para sa bonsai. Makikita nyo na yung molding na gagamitin natin ay mas mataas. At ang sukat ng diameter, parehas lang sila. Pero ito pa rin ang gagamitin nating plywood. Ito magiging sukat niya, mataas. Sige, simulan natin mga idol. Ngayon naman, maglalagay tayo ng used oil sa paligid ng ating plywood. Ang purpose nito ay para wag dumikit yung semento sa plywood. At saka para maging makinis yung ibabaw niya. Ang susunod naman natin ngayon ay ang paglalagay ng purong semento sa palibot ng plywood para maging makinis ang ibabaw niya at saka para mas matibay. Ayan guys, sinasabuyan natin ng puro semento para madali siyang tumigas.
After 10 hours, guys, pwede na nating tanggalin tong ang bonsai pot sa kanyang molding. Ngayon naman, maglalagay tayo ng pintura para sa ating cascade bonsai pot. Ito na po ang finished product ng ating cascade bonsai pot. At sa susunod nating video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng cascade bonsai. Maraming salamat po.